programang ito ay hatid sa inyo ng UB Express, your ultimate bus experience. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Kasama ko ngayon si Pag-asa Weather Forecaster Lori de la Cruz para sa mga detalye sa lagay ng ating panahon. Magandang umaga sa iyo, Lori. Bakit nga ba sa umaga umiiral itong ridge of high pressure area? Samantala sa hapon naman, kagaya ng naging forecast natin kahapon, ay umiiral bigla ang malamig na hangin amihan. Magandang araw, Eunice, at magandang araw rin ho sa ating mga kababayan. Sa ating pong analysis sa mga nakalipas na ilang araw, ay dulong hilagang bahagi na lamang ng Luzon ang inaabot ng epekto nitong hanging amihan o kaya na may buong Luzon landmass. Ibig sabihin, bahagya pong humina ang effect ng northeast monsoon o hanging amihan sa ating bansa. Kung kaya't posible ho na sa dagli ang panahon ay ibang weather system ang makaapekto sa ating landmass, katulad na lamang ho ng hangin na nanggagaling pa sa outer periphery ng isang high pressure area na nasa east coast ng Japan, at yun po yung tinatawag natin ngayon na ridge ng high pressure area, kung saan ay nagdadala po ito ng medyo mas mataas na temperatura at nasusupress din po nito ang formation ng clouds, kaya mas maliit yung tsansa ng mga pag-ulan. Dori, dahil nabanggit mo itong ridge ng high pressure area, ngayong araw ba ay umiiral ulit ang weather system na ito? Sa kasalukuyan ay ridge pa rin ng high pressure area ang dominante sa dulong hilagang Luzon. Kung kaya't ang buong Luzon sa ngayon, including Metro Manila, ay makaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap lamang na papawirin na may maliit ho na tsansa ng mga pag-ulan. Pero sa nalalabing bahagi pa ng ating bansa, including Palawan Province po pala at maging sa Visayas at Mindanao, ay bahagyang maulap hanggang sa maulap din ang ating kalangitan na may mga tsansa ng thunderstorms o kaya na may pagkidlat pagkulog. Napipigilan nga ng ridge ng high pressure area ang pagbubuo ng mga kaulapan, kaya naman asahan na maganda ang panahon na dulot ito sa malaking bahagi ng Luzon. Gayunpaman, huwag tayo maging kampante, lalo na sa nabanggit ni Pag-asa Weather Forecaster Lori de la Cruz dito sa parte ng Palawan, Bicol Region, Visayas at pati na rin sa Mindanao, mas malaki pa rin yung posibilidad ng dagli ang pagbuhos ng pag-ulan, dulot ito ng localized thunderstorms. At Lori, kahapon, saan ba yung mga lugar naman na nakaranas pa rin ng malamig na panahon? Base po sa ating record, ang mga lugar kung saan nagtala ng mga lowest temperatures sa Baguio ho ay nakapagtala tayo ng 11.6 minimum temperature, habang sa Malaybalay, Bukidnon naman ay 18.8 degrees Celsius. Sa Kabataan City, 20.0 degrees Celsius, habang dito sa Kamaynilaan ay nakapagtala po tayo ng minimum temperature na 20.4 degrees Celsius. Dore, sa kasalukuyan ba ay may nakataas pa rin gale warning sa ating mga baybayang dagat? Magandang balita sa ating mga kababayang mandaragat, dahil wala pong gale warning na nakataas sa mga bahagi ng ating mga baybayang dagat sa araw na ito. Yung eastern part ng Southern Luzon at eastern part ng Visayas at Mindanao ay inaasahan natin magiging katamtaman lamang ang pag-alo ng ating karagatan, habang sa natitirang bahagi pa ng ating coastal areas ay banayad hanggang sa katamtaman ho ang magiging pag-alon. At Lori, ito naman ay pinatatanong ng isang Panahon TV follower na si Elfe Oring. Ang sabi niya ay meron ba tayong bagyo na binabantayan sa paligid man na ito ng Philippine Area of Responsibility? At least in the next 2 to 3 days, magandang balita, dahil wala tayong inaasahang anumang weather disturbance na papasok sa ating area of responsibility. Gayunpaman, mag-antabay pa rin tayo sa mga updates na ipinapalabas mo ng Pag-asa ukol sa pinakahuling ulat panahon. Kagaya ni Elfe, maaari din kayo magpadala ng inyong mga katanungan kaugnay sa maghihilagay ng ating panahon at iba pang mga kaakibat na impormasyon kaugnay nito. Ipadala lamang yan sa aming social media accounts, Panahon.tv. Maraming salamat, Lori, sa mga binahagi mong paalala at impormasyon sa lagay ng ating panahon ngayong umaga. Samantala, mahalaga sa mga nasa sektor ng agrikultura ang pagtaya ng panahon para sa masaganang ani ng mga pananim. At ano-ano pa nga ba ang naging pagtaya ng mga naging ani o kinita nito noong nakaraang taon? Yan ang ating alamin sa ulat ni Patrick Obsuna. Taong 2019
2018, 21 bagyo ang nakaapekto sa bansa pati na rin sa sektor ng ating agrikultura. Kaya naman ating alamin ang pinakahuling pagtaya ng Department of Agriculture ukol dito. Bagamat tumaas ang growth output ng bansa ng mahigit 1.8% sa huling bahagi ng taong 2018, mas mababa pa rin ito kumpara sa taong 2017 na umabot ng 2.3% ang growth factor. Kabilang sa mga pangunahing contributors ang apat na sangay ng agrikultura, ang mga pananim, livestock, poultry, at fisheries. Ayon pa sa pag-aaral, bumaba ng 2.2% ang overall crop production ng bansa noong nakaraang taon, kung saan hindi nakamit ang inaasang 19.2 million tons na produksyon ng ani. Malaking bahagi ang ginagampanan ng agrikultura sa gross domestic product o ang suma total ng nagawang produkto at serbisyo ng isang bayan sa ikauunlad ng Pilipinas. Dahil sa ito, sa pangunahing trabaho ng mahigit 40% ng Pilipino ng bansa. Mahalagang pagtatayang ito para malaman ang progreso sa sektor ng ating agrikultura. Para sa Panahon TV, ako si Patrick Gubsuna. Magandang araw.